salamat sa ating Special Assistant, Secretary Anton Lagdameo, sa painyong pagpakilala. Andito po, kinilala na po ng ating butihing mayor. At sila yata ay nakapagsalita na, pero nandito po, kasama po natin ang ating mga cabinet secretary. Andito po si Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Andito din po ang Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Alam niyo po, kuminsan ang tingin ng tao sa DSWD, pambagyo lang at saka pangkalamidad, panglindol o pagkamagbaha. Pero ang katotohanan, kahit na halimbawa, kanyang kagaya ngayon, ang ating mga farmer, ang ating mga mangingisda ay in a crisis situation at nahihirapan, ay nandiyan din ang DSWD para makatulong. Kaya po nandito sa atin, kasama natin ang DSWD. At ang nag-uugnay sa gitna ng national government at saka sa lahat ng mga local government officials, ang ating Secretary of the Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Maraming salamat din sa ating Governor Sheri Antan, sa inyong napakagandang pag-welcome, and the Calbayog City Mayor, Mayor Raymond Uy. Ang First District Representative and First District Representative Stephen James Tan, at yung ating mga congressman na nandito, kasama rin natin ang iba't ibang mga opisyal sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay officials. At ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na bisita natin ngayon, kayo po, mga beneficiaries, para dito sa pagbigay ng assistance natin ngayon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, maupay nga kulog. Waray-waray man ini. Sa ating mga minamahal na magsasaka, maging isda, kasama ang inyong mga pamilya dito sa Samal, isang taus-pusong pagbati sa inyong lahat. Minamarapat po na ako'y makadalaw ngayon dito upang kumustahin kayo at maghatid ng tulong. Batid ko po na itong nagdaang El Nino, higit sa 3,000 pamilya sa 3 munisipyo ng Samar at Eastern Samar na nadeklara ng state of calamity at dahil sa paglabis na kanilang pagpinsala sa tagtuyot na dala ng El Nino. Dahil po riyan, narito ang inyong pamahalaan na upang iparamdam ang aming suporta sa inyo na walang pagod na nagsisikap upang matiyak na mayroong pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kayo po na mga magsasaka at mangingisda, kayo po ay ang tunay na bayani ng ating bansa. At nararapat lamang na bigyang pugay at suportahan namin ang inyong sipag at ang inyong galing. Kaya naman po, masaya kami maihandog lahat po ito upang mapalakas ang inyong hanay at mapabuti ang inyong kabuhayan. Unang-una, ang BIFAR sa ilalim ng Department of Agriculture, ang BIFAR ay mamahagi ng mga bangkang demotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga mangingisda. Bukod pa rito, magbibigay rin tayo ng shallow water payaw system sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 Program. Para naman sa Samar Multipurpose Cooperative, ipagkakatiwala ng DTI sa inyong lahat ang shared service facilities upang magamit ng ating mga dairy farmer sa kanilang paghanap buhay. At upang mapabuti ang kasanayan ng mga Samareño, ang TESDA po ay maghahandog ng starter toolkits sa 50 scholar.
Bukod pa rito, maglalaan din ang TESDA ng mahigit 300,000 pisong pondo bilang tinatawag na training support. Nandyan din ang DOLE. Ang DOLE ay magbibigay ng higit 6,000,000 piso sa ilalim ng TUPAD program para sa higit na 1,500 benepisyaryo mula sa Almagro, Gandara at Tagapulag. Maglalaan din ang DOLE ng higit 5,000,000 piso para sa ating daan, para sa 161 benepisyaryo. 5.08 million pesos para sa 161 beneficiaries sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program. At higit 600,000 piso para naman sa 85 na lalahok sa Government Internship Program. Hindi rin po magpapahuli ang Agricultural Credit Policy Council ng DA na magbibigay ng 35,000,000 piso bilang credit fund para sa Northern Samar Multipurpose Cooperative at Rural Bank ng Calbayog City. Ito po ay ang kasama po sa regular na programa ng ating pamahalaan. At yan talaga ay nasa budget po ng DOLE, ng DA, ng DSWD, pati ng DALG. Lahat po yan ay nasa ilalim po ng naka-schedule na program. Ngunit, noong aming tinitignan yung tulong na dadalhin namin, ako, alam ko kung gaano kahirap ang dinadaanan ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangisda dahil nga sa El Nino. Kaya sinubukan namin, naghanap kami, sabi na sa maghanap kayo ng dagdag na pondo para mas malaki naman ang maibibigay natin na tulong. Kaya, mula naman sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magpapaabot ng 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at ilang kamilya mula sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Sa kabuuan, mahigit 95,000,000 piso ng assistance ang aming ibibigay sa 3 probinsya ng Samar Island. Mga kababayan, naunawaan po namin na ang hamon na kinakaharap ninyo araw-araw, lalo sa sektor ng agrikultura at sa pangingisda na siyang haligi ng ekonomiya ng Samar. Kaya po patuloy namin tinutugunan ang inyong mga pangangailangan upang makatulong sa inyong pagbangon mula sa pinagdaanan nating hirap ng tagtuyot. Isa sa mga tinututukan natin ay ang pagsasaayos ng infrastruktura dito sa Samar upang lalo pang umunlad ang inyong ekonomiya. Ang mga nasira, may mga ilang bahagi ng Maharlika Highway ang nasira ay isang malaking problema para sa mga naninirahan dito. Kaya naglaan po tayo ng mahigit 1,400,000,000 piso para ayusin at pagpapanatili ng kalsadang ito. Inaasahan natin na mabilis na matatapos ang mga pangunahang proyekto sa Maharlika Highway mula November 2024 hanggang Marso ng 2025. Bukod po rito, atin din palalawakin ang ilang mga kalsada dito sa Samar upang mabawasan at mapabuti ang daloy ng transportasyon. Ang base, Marabot, Pinamitinan Road at Right Top Burungan Road, Burungan Road ay kasalukuyan ng ginagawa. Umaasa ako na tututukan ito ng DPWH upang masiguro na matapos ito sa lalong madaling panahon. Maliban po rito, ang paggawa ng Katbalogan Drainage System na nakakahalaga ng 100,000,000 piso ay sa kasalukuyan ay umaarangkada na upang maiwasan ang pagbaha sa siyudad ng Calbayog. Sa ibang dako naman, alam natin lahat na patuloy pa rin kinakaharap ng Samar ang hamon ng insurhensya. Isa ito sa mga balakid sa tuluyang pag-ulan
ng inyong lalawigan. Ganun pa man, malayo na po natin, malayo na po ang narating natin. 5 municipality ang deklarado na na may stable internal peace and security status. Nagpatupad tayo ng 186 na community support program at tinulungan ang 63 dating rebelde na sumuka at nagbagong buhay na. Ang mga pagsisikap na ito ay ginagawa po natin upang mahikayat pa ang mga ibang rebelde na magbalik loob na at maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Kaya ang hiling ko sa inyo na suportahan ang mga hakbang na ito upang masiguro natin na mag-ugat ang kapayapaan at kaunlaran dito sa Samar. Mga mahal kong kababayan, ang inyong pamahalaan ay namumuhunan sa makabagong infrastruktura, gumagawa ng mga pagkakataon ng pangkabuhayan at nagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa inyong lugar. Ang lahat na ito ay naglalayong lumikha ng mas maulad na hinaharap para sa probinsya ng Samar, sa rehiyon ng Eastern Visayas at sa mga mamayan na nakatira dito. Sa atin naman, mga magsasaka at mangingisda, kayo ang buhay ng lalawigan na ito, ang ating buong bansa. Ang inyong kasipagan at katatagan ang nagbibigay ng inspirasyon sa aming lahat. Nandito kami upang tulungan kayong umunlad na sa binubuo nating isang bagong Pilipinas. Sama-sama natin pagsikapan. Sama-sama natin pagsikapan para ikatutupad na natin ang lahat ng ating mga pangarap. Mabuhay ang ating mga magsasaka, manguhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang pamilyang Pilipino sa bagong Pilipinas. Damo salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo!